Many people are educated but not totally mannered. Napakaraming ganito. Tapos may mga tao na nai-intimidate, lalo na kapag mataas talaga ang pinag-aralan. Well educated but not totally mannered. Meron akong alam na kwento. May isang kapitan sa isang barangay. Bukod sa pagiging kapitan niya, isa rin siyang abogado. Isang beses pagdating niya sa barangay hall na pinapasukan niya, dumating siya na halos hating gabi na. Sa bungad pa lang ng barangay hall, nakita na niya ang mga tanod. Ngunit may isang nakakuha ng atensyon niya. May isang tanod na may edad na ang nakaupo at natutulog. Nakabuka pang bibig nito. At dahil sa inis ng abogadong kapitan ng barangay, nilagyan niya ng nilamukos na papel ang bibig ng tanod na naging sanhi ng pagkagising nito. Sa sobrang sama ng loob ng tanod, nasabi niya to, "Hindi mo man ako igalang dahil sa tanod lang ako at kapitan ka. Sana man lang iginalang mo ang edad ko. Mas matanda ako sa'yo at sa tingin ko, kung gagawin ito sa tatay mo, hindi mo rin magugustuhan." Iniisip natin na mas mataas tayo kaysa sa iba at nakakalimutan natin na umasal ng nararapat sa isang sitwasyon na hindi natin nagustuhan. Sa pangyayaring naganap sa pagitan ng tanod at kapitan, napagsabihan ng tanod ang kapitan dahil sa maling inasal nito sa kanya. Maaaring mali din ang tanod dahil sa naawutan siyang tulog ng inaakala ng karamihan na amo niya. Ngunit hindi natin alam ang sitwasyon ng tanod kung bakit nga siya naabutang tulog. Sana kinausap siya ng kapitan ng maayos at pinatawa na lamang ng kaukulang parusa. Dahil yun naman ang nararapat na gawin. Ngunit sa inis ng kapitan, hindi naging maganda ang pagkakahawak niya ng sitwasyon. Ika nga eh, when the emotion is high, the intelligence is low. Siguro, kapag sa tingin natin hindi maayos ang sitwasyon at talagang nakakainis, mas maigi nating gawin na mag-pause lang muna tayo ng ilang segundo o ilang sandali. Huwag muna mag-react. Hayaan nating makahinga muna tayo upang maisip natin ang nararapat na iasal sa mga nakakainis na sitwasyon. Sa gayon, mas magiging mas makatarungan tayo. Yun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po and God bless us all.